tahun ni. Okey? 1 million. 1 million. Bigyan natin mo sigaw palakpakan si Dr. Jessia. All the way from Manila. Actually po kaming tatlo ngayon, di ba? Back three back na kami. Hindi two. Hindi back to back. Back three back kami ngayon. Eh, galing po kami ng Manila. Ako po eh, kakarating ko lang before 6 o'clock. And I believe sila rin po, no? So, kaya mapalot po kayo mga taga-alog ko ngayon kasi may kita yung mga gwapo na distributors ng AIM Global. Ha? Tama ba? Tama ba? Yes! Parang nagpipilitan lang kayo. Anyway, Okay, so sa mga hindi mo nakalala sa akin, my name is Jody. Ako po, ito po Malonga po. Taga dito po ako, dito po pinanganak. Dito po ako inassemble ng mga magulang ko. Okay? Mechanical engineer by profession. Wala lang po sa itsura. Mukha lang talaga po ako artista. Okay? Pero sa ngayon, mukha akong kontrabida. Ayan. So graduate po ako ng UST. Ayan. And then, after graduating, I passed the board exam right away. And hindi po sa pagbubuhat po ng sariling bangko, eh nag-top 12 po sa board exam po namin ng time na yun. Now, tanong, anong ginagawa ni isang chemical engineer sa AIM Global? O, sa gitong klaseng business, no? Akala ko lang po kasi dati, pag nakatapos ka, natapos mo yung board exam, tapos na. Hindi pala, pag nakatapos ka, sobrang tapos ka rin. Tama? Kasi hindi naman ganun kadali makahalap ng trabaho. Wala po kasiguruhan na kung galing ka sa isang magandang school, magandang kurso, eh may magandang trabaho ka agad. Tama? So, to cut the long story short, ako po ay na-frustrate sa aking career bilang chemical engineer. So, nag-work po ako dito sa SBMA din, sa research engineer. Una kong company dito sa SBMA. Title ko po was research engineer. Maganda ba yung title? Yes. Maganda title? Yes. No, nung ako po'y in-interview nung may-ari sa German company, sa German po'y nag-interview sa akin, ang sabi niya sa akin, ako daw magiging head ng Research and Development Department. Head ka agad, fresh grad, head ka agad. Maganda ba yan? Yes! Ang hindi ko lang po alam, wala palang tao dun. Ako yung kauna-unahan. Well, in short, tinanggap ko yung trabaho, hindi ko na tinanong kung magkano ang sahod. Well, in-expect ko naman kasi, dahil graduate nga ako ng UST, tapos ako yung board exam, top pa, mataas ang sahod. But to my frustration, eto po yung first salary ko. Ha? Ito po. Yan. Oh, ha? Oh. Ha? Oh. Ha? Ang 5,000 po, malaki mali eh. Ha? Pag kayo, magkano yung first salary nyo? Ha? Gano'n nyo ha? Malaki maliit? Malaki maliit? Malaki po yan. Malaking kahiyan na nangyari sa akin dyan. Pero alam mo, nanay ko, proud na proud sa akin. No, ako yung laging bida. Di ba gano'ng mga magulang, kapag nakapagpatapos siya, trophy ka niyan eh. Like ang kinukwento, binibida sa mga kamag-anak, kaibigan. No? So, lagi niyong binabanggit, ang anak ko, chemical engineer. Talaga? Oo, oh, kumusta ang trabaho niya, anak ko, chemical engineer. Talaga? Kumusta ang sahod niya, anak ko, chemical engineer. So, natapos yung kwentuhan sa pagiging engineer. Pero, alam mo yun, proud of proud talaga yung mama ko. So, I was thinking, alam mo yun, ang layan expectations ko, dun sa katotohanan. Tama? Pero katulad niyo po, sinipagan ko, no, naging huwaran akong empleyado, hindi ako nagpapalate, lagi akong on time, no, hindi pa ako ma-absent, lahat mo ng utos, sinusunod ko, kahit yung utos, ginagawa ko, lahat ng poti, pati overtawad, pinapasukan ko, lahat na rin ko ng sip-sip, sinip-sip ko na rin. No, kailangan po yung tawag ko doon, pakikisama. Tama? Yes. No, pero, napansin ko lang, habang tumatagal ako sa trabaho, wala naman nangyayari sa akin. Dati, nung hindi ako nagtatrabaho, wala akong utang.
parang baliktad. Tama? Now, doon ko na-realize na meron doon tinatawag na 40-year plan. Now, what's a 40-year plan? Sabi daw, mag-start ka at the age of 20 pag ikaw nakatapos ng pag-aaral, and then, you retire at the age of 60. Tama? Ilan taon ba to? Ilan? 40 years. Kaya nga, 40-year plan. Meaning, sa biyahe mo na ito, this is a journey. Ang tawag sa trabaho natin, ano? Job. Tama? Ano sabihin ng job? Journey of the broke. Sa hinabahaba ng journey natin, yung 40 years na yan, mostly, end up being broke. Walang ipon, walang resulta, walang napundar. May kapahanan ba ito? Yes! Kaya nga yung kaibigan, kapitbahay mo, even kapatid mo, baka ikaw. Tama? Pansin mo, halos walang nangyari din. Now, yung journey ko na ito, sa kalagitnaan niya, ang tawag ko dito, is midlife. Midlife daw tawag dyan. Now, ilang taon yan? 40 years old. Tama? Now, sabi daw, yung first half ng journey na ito, eh, pag wala daw nangyari, nakakatakot daw yun. Bakit? Ito kasi yung kalakasan mo eh. Ito yung masigla ka, malakas ka, tama? Yung memory mo, intact pa rin. Tama ba? Lahat. Walang bawal, lahat. Pwede mong kainin, kahit puwet ka, okay lang. Tama ba? Na kung yung alak, kalagitnaan daw, walang nangyari. Yung iba po, nagpapanik. Ang tawag doon, midlife? Crisis. Ano yun? Napapansin nila, at the age of 40, wala pang naipon at hundar, walang resulta. Tama ba? Yes. Na kung yung first half mo, walang nangyari daw, mas nakakatakot yung susunod na kalahati. Bakit? Kasi pababa na lahat. Ito yung nagsisimula ng umabas yung puting buhok mo. Tama? Lumalabo na yung mata mo. Dati nagte-text ka, ganyan. Ngayon, text mo, ganyan na. Tama? Sumasakit-sakit na yung kasutasuan mo. Pag umaga, parang yung hinihimay na yung kamay mo. Yung memory mo, pumapal yan na. Tama po ba? Tama? So, you end up, at the age of 60, when you retire, wala ring napundar. Nagkakaharang ba yun? Yes. Tama? At that time, super stress ka, walang ipon, walang resulta. Ano kaya itsura mo nun? Ha? Siyempre, di ba? Wala kang pera, kulukulubot na yung mukha mo. Tama? Tapos wala ka ng ngiting, wala ka pang binipustisyo. Pag tsaka na yung malikat kang ganyan, pagkulubot-ubot ka na, tsaka kaya ka ito makikita. Ha? Saan? Sa simbahan. Ano gagawin mo simbahan? Ha? Saan ang mamalimus? Magdadasal! Kahit saan mo, pwede ka mamalimus eh. Ha, magdadasal ka! Tama? Ang tsura mo ganito, punta ka ngayon siya ta. Tama? Wala kang puntisyo eh. Pag magdadasal ka ngayon, tapos sabihin mo. Lord? Parang walang nangyari. Bagay daw. Tama ba? Tinan mo ito ha? It took you 40 years of your life para ma-realize na walang nangyari. Tama? And mostly, yung iba po, pag nag-retire, umaasa sa kanilang walang pera eh. Walang pension pa eh. Sa kanilang mga anak. Tama? Bakit? Kasi po dati, may kasabihan nga daw, ang ating mga anak, ang ating kayamanan. Kaya paramihin natin sila. Napansin mo, mga tsuhin at mga tatay-tatay natin, pag tanungin mo kanil sila magkakapatay, ang dami, 8, 10, 12. Tama ba? Pero remember, kung ikaw aasa sa kanila, tinan mo ito ha, yung pinagdaanan mo na kahirapan, pinagdadaanan din nila ngayon. Tama? Sasama ka pa sa kanila, mas mahihirapan sila. Correct? Now, of course, hindi naman lahat ng tao, walang napundar, walang resulta. Yung iba may pension, may separation pay. Tama ba?
Now, kung sakaling may pera ka, nag-retire ka na, anong gagawin mo? Hindi ka pa pwedeng bumalik sa trabaho kasi wala ang tatanggap sa'yo. Kasi may edad ka na eh. Tama? Baliktarin po natin, ikaw kumpanya, tapos mag-ahal ka ng tao. Sino kukunin mo? Yung bata o yung may edad? Bata! Yung bata kasi mas malakas, maraming alam eh. Tama ba? So, tanggalin mo na sa formula mo yung magtrabaho ka ulit. Kung may pera ka, saan mo dadalhin? Business. Ha? Business. Yung iba naman, sabi, ilalagay ko sa banko. Well, hindi po enough yung interest ng banko para masustain yung pang-araw-araw po natin. Remember, everyday po gumagastos tayo. Tama ba? Araw-araw tayo kumakain. And araw-araw din po, meron tayong utang. Kahit hindi ka lumabas sa bahay nyo, may utang kayo. Tama? Pag binuksan mo yung ilaw, may utang ka sa? Sa Meralco. Tama ba? Pag ikaw nagsipilyo, ikaw naligo, may utang ka sa? Sa Water District. Correct? So everyday, gagastos ka talaga. So kailangan paikutin mo yung pera mo. Ano gagawin mo? Negosyo. At tanong, anong negosyo? In the first place, anong alam mo sa pagne-negosyo? Eh, 40 years of your life, nagtratrabaho ka. Eh, Jogi, masarap naman ang magluto. Di ba ganda yan ang karinderiya? Well, hindi bakit masarap ka magluto, ibig sabihin makapagpatayo ka ng very successful na karinderiyo o restaurant. Kasi yung cooking is just one element of the business. Tama ba? Tama? Yes! Yes! Kasi may factor yung location, dapat maganda yung pwesto mo. Pag hindi maganda ang pwesto mo, wala kang customer, lalangawin ka. Walang saysay yung sarap mo magluto kung walang kakain. Tama ba? Yes! Tama? Meron na ba kayo kainin ng karinderiya? Ang sarap! Nakainan mo na eh! Pero nung bumalik ka, sarado na. Tama ba? So hindi enough po yung masarap ang luto. Ano pang factor? Like competition. Pag ikaw nag-barbecue ngayon, naamoy ng kapitbahay mo, bukas, may barbecuehan na rin siya. Tama? Tawag doon? Competition. Ano pa? Pag summer, anong uso? See? Pare-parehas kayo na sa isip. Ang tawag dyan, competition. Human factor. Sabi ng human factor, hindi mo pwedeng iasa sa ibang tao yung negosyo mo. Tayo ka na karinderiya, hindi ka marunong magluto. May cook ka. Paano kung absent yan ng dalawang linggo? May dalawang linggong lugi negosyo mo. Tama? Inflation, deflation. Tama po ba? Yes. Tama? Marami tayong factors to be considered. Now, ang sa akin, di ba, ang pagnenegosyo, hindi po po pwedeng kapital lang ang pwede mong isipin. Tama po ba? Yes. Tama? Now, pag nangyari yun at na-bankrupt ka, na-bankrupt, hindi ka kumita, ano kayo mangyari sa'yo? Ano itsura mo kaya? Ha? Siyempre, di ba? Gulo-gulo po tulip yung mukha mo ganyan, wala ka na pangitin. Diba? Tapos, bagsak na mo yung balikat mo, sa kaya kita ka nakikita ulit. Ha? Simbahan ulit. Ano gagawin mo simbahan ulit? Maganda siya, lintura mo. Ganito, tama? Isang ka. Ano sabihin mo? Lord, parang walang nangyari na naman. Tama ba? Now, eto pa ang isa. Minsan may separation pay ka nga, may pera ka, pero saan mo gagamitin yan? Pampagamot mo rin sa sakit mo na nakuha mo sa trabaho mo. Tama ba? So yung nakuha mo dito, useless din. Wala nangyari. Ito yung na-realize ko habang nagkatrabaho ako. So ayokong dumaan ako dito. Sabi ko, I have to mind my own business. So, nag-start po ako home-based lang. Habang nagkatrabaho ako, pizza po sa logo po dito. Ewan kong narinig yun. Jogi's Pizza. It ran for around 3 years. Kaso nga lang po, pag ikaw lang mag-isa nakakapagod po. Ako po ang presidente, CEO, board of director, chairman. Ako po lahat. Ako rin ang mamalingke. Ako po naglalaman sa tinapay. Ako nag-bibig. Ako nag-deliver. Ako po lahat. Pero pag ikaw pala lahat, nakakapagod. So sabi ko, yung susunod ko dapat may ka-partner na ako, may kasosyo na ako. So sakto naman yung friend ko, meron siya sa computer gaming business in Solonga po.
maliit lang yung shop niya, kumikita ng 2 to 3,000 a day. Pwede na rin, no? So, nag-partnership po kami sa mga ganito kalaki. Ayan, ganyan kalaking shop. No? Dahil mas maganda po sistema namin, makaibigan kami. Good news po, after 3 months po, yun po, sarado na. Bakit? Kahit pala makaibigan kayo, pag pera pinag-usapan, hindi rin nagkakaunawaan. Tama? Pero alam ko, deep inside, ang pagkasenso, nasa negosyo. Yun nga lang, anong negosyo? Eto na. One Thursday night, may tumawag po sa akin. No, babae, kaganda ng boses. No, yung boss po para siyang bedroom boys. Nakalita ka ng bedroom boys? Ha? Hindi to sinabi ha, pero parang ganito ang dating. Bedroom boys. Parang ganito, telepono. Sabi sa akin. Ano ka na? Hindi ka na dito. Parang ganon, pero hindi na sinabi. Okay? No? In short, alam mo yun, parang ko inaakit. Eh, nung type ko na yun, madali po ako ma-develop. So, nagbulang kami, nagkwentuhan, hanggang na punta usapan sa negosyo. Tapos meron siya nagbanggit na isang electrical engineer daw, sakto naman kasi edad ko, kumikita 3,000 isang buwan. Now, 300,000, malaki maliit. Ha? Sobrang laki. No? So, nakiris ako, sabi ko, ano negosyo niya? Ang galing niya eh, sabi niya, hindi ko ma-explain, kung gusto mo, pakilala na lang kita. Sabi ko, sige. So, saan? Dito sa Manila, luwas ka. Sabi ko, okay lang. Parang kagalan din ako. Sabi ko, kailan? Ngayon, Sabado na. Ay, sabi ko, teka lang, may pasok ako eh. Pupasok pa rin ako nun. So, sabi ko, i-risky na lang natin next week. Sabi niya, naku, hindi ko alam kung may time siya next week. Sabi ko, okay lang, hindi ko karoon ng Manila. Kahit na next month na lang nagalit. Kung ano ilang bimbi na nagtaray, hindi! Lumuhas ka ngayon Sabado! Sabi ko, bakit ba? Kasi, na-schedule na kita. So, bago pala siya tumawag sa akin, nakaset up na yung meeting. Galing, tama? So, yung first time sulit, tasa kamay. Task ko. Naka-schedule na po ba yung ngayon? Tama? So, in short, meron siyang sinabi sa akin, ayaw ko sana lumuhas eh. Meron siyang sinabi sa akin na hindi ko makakalimutan kaya kung napalumas mo. Kasi malaman ko na yun? Yes. Ha? O boss na lang? Ha? Boss na lang? Ngayon na. So, sabi sa akin ganito. Pag hindi ka lumuhas sa Sabado, break na tayo. So, ex ko po yung tumawag sa akin. Now, in short, natakot po ako. Luwas ako sa Manila. No? Hindi ko lang tulong klaseng negosyo. Dinala po ako sa isang restaurant. Hindi nga sa office, sa isang restaurant. Lima po kami. Hindi ko kilala yung tatlo. In short, isa po, naglabas ng produkto. Then explain. Kaya siya magandang sa diabetes, may high blood, etc. Ako na-explain po ni Doc Jeff kanina, yun din na-explain sa akin. Nag-demo-demo pa siya sa akin. So, alam mo yun, I was, to be honest, umpisa po, ayoko. Why? Kasi, number one, wala ko alam sa katawan ng tao. Tama? Iniisip ko nga, may trip yung trabaho yung pinapakita sa akin. So, engineer ako, wala ko alam sa katawan ng tao. Tama? Tapos pag may products, gano'n na sa isip ko. Number one, bebentahan ako. No, kahit gano'ng maganda ang produkto, pag nabentahan ka, naisip mo, naisahan ka. Tama ba? Number two naman, pag may products, sumali ako, magbebenta naman ako. Sabi ko, teka lang, hindi ata bagay sa akin, ang cute-cute ko naman kung magbebenta-benta ako. So in short, wala po na sa utak ko yung pinag-uusapan. Gusto ko nang umalis. Parang ikaw. Tama? Kasi nga lang, bago ako makalabas, biglang dumating papakilala sa akin yung electrical engineer kasi edad ko naging 300,000 isang buwan, nakanisan patrol. So in short po, nakita ko sa kanya yung resulta niya. Now, babalikan ko po kayo. Bakit niyo ba ginagawa yung ginagawa niyo? At gano'n mo nakatagal ginagawa yan? Kumusta naman ang resulta mo? Tama? Dahil pag hindi mo binago yung ginagawa mo, hindi magbabago ang resulta mo. Tama mo ba? Tama? If you always do what you've always done, you always get what you've always got. Now, if you want something you never got, do something you've never done. Correct? Nung nakita ko yung resulta ng tao na yun, ay sabi ko kahit ano yan, ibibenta ko, magkaroon lang din ako niyan. Tama? So in short, pinakitaan niyo po ako ng bilog-bilog. No, ito po ang tawag ito is OPP, Opportunity Plan Presentations. Tagalog po, o plan, pira-pira. No? Kailangan pati ng pira? Yes! Pira. Tama? So, pinakitaan niyo ako ng bilog-bilog.
Nung tapos siya mag-explain, mata ko bumilog talaga. Tapos natatawa, nakita ko puro bilog-bilog na. Nung gabi po, pinag-isipan ko mabuti mga pangarap ko, hindi po ako nakatulog. Nung binalik-balikan ko po, nabuwang na po ako. Now, to cut the long story short, I've been with the company for 8 years already. 8 years. And kung ano po yung nangyari po sa akin, yun po yung ikawento ko sa inyo. Okay na po ba yan? Yes! So pwede na po ba akong start? Yes! Hindi pa po ako nag-start. Intro pa lang ba? Intro pa lang. Intro pa lang yun. Okay? So, anyway, pwede, yan. So, sabi, mag-invite daw. So, nag-invite ako. Okay? So, in short, nung start po ako, dito sa logo po, wala akong naniwala sa akin. Kamag-anak ko, kaibigan ko, wala akong naniwala talaga sa akin. Punta ako ng Manila, kaklase ko, wala rin naniwala sa akin, pinagtawanan pa ako. No? In short, hindi po ako nakapag-start sa Luzon, not even in Visayas, I started my network in Mindanao. Now, meron po pinakilala sa akin, ang pangalan Yuri Mesa Grande. Yan. Itong Yuri po na ito, dating sidewalk vendor. Okay? Nagbebenta po siya ng trapo, basahan, bahay-bahay yun. Taga-Jensan siya, pero namin ko siya sa Bukidnon. Okay? Eh, itong tao ko, napakasipag na pangarap. So, nung nakita yung AIM Global, nabaliw. Pinag-aralan, hinataw, December 2012, nilabas yung first car po niya, Ford Everest. Hindi marunong mag-drive, walang lisensya, may kotse. Hindi ba ako makilala? Ang galing mag-drive. No? Now, this guy is making around half a million pesos per month right now. Tama? Nang sabi ng iba, Jogi, hindi ako naniniwala sa sidewalk vendor yan. Sabi ko, bakit naman? Eh, ang ganda naman ang postura niya, na-tuxedo pa, syempre pag may pera ka na, mabibihisan na lang talaga. Tama ba? Yes. Pero sabi niya dati ito. O, di ba? Mukhang gudlong. Tama? Pero ngayon, napakaarte sa katawan, lagi nagpapakuli ng buhok, nagpapaspa, dahil binibili. No? At ang relo nito, mas mahal pa sa relo ko. Naka Rolex yan. Correct? And this guy is now the top distributor of AIM Global General Santos. Yeah. Yung pangalawang maniwala naman sa akin, ito po, si Michael T. Tan. Si Mike Tan, eh ano po ito, accounting grad yan, pero pumunta po siya ng ibang bansa. No? Sumubok siya sa Amerika. Bakit? Kasi gusto niya magkaroon ng magandang resulta. Kaso nga lang, after 3 years, umuwi. Nagpakasyon, sakto naman nagkita kami sa isang bus. Nagpwentuhan kami, nabanggit ko about AIM Global. Sabi niya, alam mo, taga ko naghanap ng opportunity. Gusto ko niyan. So in short, pinag-aralan, seneryoso, tinrabaho. In less than a year, nakabili na sasakyan. Ngayon po, dalawa na kanyang kotse. Okay ba yun? Michael Quintan. Ito naman si Carol and Bangbang Talan. Si Carol, nurse. Yung lalaki sa government employee, una nang join yung babae. Bakit? Kahiyaan lang din yung mga hindihan yung nag-invite sa kanya. No? So, umuwi, member na siya. May bitbit na package. Sinabi dun sa asawa, honey, member na ako ng AIM Global. Sabi, ano yun? Sabi niya, networking. Ha? Ba't ka sumasala sa kanya? Hindi totoo sa'yo, pero balik mo. Galit na galit yung lalaki. Pero alam ng babae na kulang yung sahod nila, wala na mawala kung itutuloy yung negosyo. Tama? So, pinag-aralan, hinataw. After 10 days nung nag-join, yung babae kumita ng 64,000 pesos. 10 days. Nung nalaman ng lalaki, kasalanan nagalit. Sabi niya, bakit na pala? Ba't di mo sinama? So, kasalanan pa niya. So, in short, naging down na ito, eh, mas lalo nabaliw itong lalaki. Hinataw. No, after 4 months, nabili po nila yung first car nila, Strada. Okay? After 2 years, dalawa ng sakyan, nag-isa na sila. Nakapagpatay ng magandang bayan po sa Panamo, taga-Davao po yan. Okay, 2014, nilabas yung kanilang third car. And ngayon po, bumili ulit na yung bagong Fortuner ulit. No? And this couple, hindi bumaba po ang kanilang income, around 600,000 pesos per month. Yeah. Currently, ito po babae, ang top distributor ng AIM Global Davao, si Carol Catalan. Okay, and natin yung kanilang anak, ito, si Coffer, at the age of 17, nung time po na ito, 2014, sumali, sudyante, October nag-start, October 2014, no? Hinataw din, after 2 months, December, kumita siya ng 129,000. Pwede na ba sa isang sudyante? Yes! Pwede po kumikita yun, 50,000 pesos per month. So siya na po nagpapalo sa sarili niya, hindi siya humingi na kahit allowance.
So siya na po lang gumagastos. So yung buong anak, kumikita kayo ng malaki. Okay? And then, ito na po si Kuya Manny tsaka si Dr. Lori. So, mga asawa po ito, si Kuya Manny nasa real estate. Si Dr. Lori naman, doktor. Ang doktor po mahirap kumbinsihin yan, tama? Pero bakit siya nag-join? Kasi meron po siyang arthritis. So, hindi siya nag-take ng medicine na mismo pinaprescribe niya. Bakit? Kasi alam niya may side effects. No? So, naghahanap talaga siya ng something organic, something natural. Maganda yung counter niya yung C247. No? Tinake po niya yung ating produkto around 2 months religiously. Nung napansin po niya na wala yung pamamaga, na wala yung inflammation. So, na-convince talaga siya na C247 yun, ginawa niya, ano yun, pinascribe sa mga pasyente niya. Isa po doon, si Kuya Vic Garcia. Si Kuya Vic po, meron siyang stage 4 laryngeal cancer. No? Tinanin niya ng buhay, 4 months to live. So, na-offeran po ni Doc Lori ko ng C247, no? Nilaklak po niya. After 2 months, nagpa-check up ulit. No? Sabi ng oncologist niya, nilagay po siya ng endoscopy, may camera, chinek po dito, no? Kasi dati may mga nana-nana yun. So, nung nilagay yung endoscopy, sabi ng doktor niya, no? As you can see, I cannot see. So, wala na kita pamamaga, nana, nung binayad siya, wala nang trace ng cancer na reverse. Tama? No? And, si Kuya Vic po is very much healthy and alive right now. That was 5 years ago. Tama? Yung kanya pong tiningnan siya, that was 5 years ago. Pero ngayon si Kuya Vic po is napakalakas po because of our products. No? And then again, hindi po na malayan ni Dr. Lori na ginagawa na pala yung business in less than a year. Nakabili po siya ng sasakyan. And another doctor in our group, yung mga po yung isenta kanina, si Dr. Jeff Yap. Ayan. Okay? So ito po, couple power to si Rika. Napakit po na ba, Doc? Napakit pa kanina to, no? Ayun. So, ang una nag-join dyan, si Rika, nurse din po siya. So, ginagawa muna niya part-time, nagbibenta ng produkto. Kaso nga lang, no, after few months, kumikita na siya ng malaki, naging 70,000. Nagtaka ngayon si Doc Che, pero kung meron dyan, ang laki na kinikita mo. Yung pinag-aralan niya, maganda yung produkto. Alam mo yun, nag-resign bilang surgeon sa isang hospital. Imagine mo yung ginigap niyang career. Tama? Kasi meron siya nakita sa InGlobal. No, 2012, tama ba? 2012, nilabas po nila yung first car po nila. Ito, yung Santa Fe, si Storm. Tama? And napakalaki yung grupo ni Doc Jeff. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa international. Okay? Klapang si Doc Jeff nila. Eh, ito naman si Gwen at si Mark. Yan. Si, ito pong mag-asawa na to. Actually, ang una ko naging friend dyan, si Gwen. Matagal na kami hindi nagkita. Tapos, kumustahan ta. Actually, sa Facebook lang kami nag-usap ulit after 4-5 years. So sabi ko, kumusta? Tapos kita naman tayo. Sabi niya, sige, siya po'y taga Castillejos. So, at that time, nasa Manila po ako noon, sinadya ko talaga siya. Papunta ng Castillejos. Dinrive ko na po yung sports car ko. So, sabi lang po niya sa akin, huwi, pag pumunta ka dito, walang negosyo ah. Ayoko ng business mo, ayoko ng networking. Siguro nakita niya dun sa wall ko, di ba? Puro InGlobal, ayaw niya. So sabi ko, sure. So luwas pa rin ako doon, kaso ako pa, di ba? So, doon ako yung sports car ko. Pagdating ko gano'n, nakita niya. Nung kinausap niya ako, sabi niya, saan galing yung sakit mo? Kasi alam niya wala akong sakit eh. Saan galing yung sakit mo? Sabi ko dun sa negosyong ayaw mo. Sabi niya, paano nga ulit yan? So in short, di na kami nagkumustahan, direct to the point, negosyo pinag-usapan namin, and right there and then, nag-join po siya. Okay? And then, in short, lumaki ang grupo international din, particularly in Middle East, Dubai, Kuwait. And August of 2014, nilabas yung kanilang first car po, ni Mark. Okay? And then, March of 2015 naman, nilabas yung kanilang second car. So dalawa na po sa family nila. Talapang naman yun. Okay? Now, ano naman nangyari sa akin? I started my business in InGlobal May of 2009. Ito po yung una kong income, 4,500. Pwede na po? Yes. Itang kayo. Pwede na? Yes. Pangalawa ko po, 12,000. Pwede na? Yes. Pangalawa ko, 62,000. Then, nag-107,000. Per week po ito. Per week. Pwede na?
Now, after 4 months, I bought my first car. Ayan, Pajero. Ako po yan. Ako yan, ha? Ako yan. Mas gawin ko lang ako sa personal. And then after a year, nakabila ko ng condo na sa Manila. And then second car ko po, Tucson. Ito yung pamalengke po namin. Wow! Pamalengke. And then yung third car ko, ito yung nakita ni Gwen. Nissan 370Z. Wow! Mas gawin ko ba, gawin ko? Yeah. Ako sa sakyan. Tama? Guard? Palabas yan? Okay. Ito po ang sasakyan na ginamit sa Fast 5. Okay, Fast and the Furious 5. Sobrang bilis po ng sasakyan po na yan. Okay? And then, sumunod ko po ng sasakyan, Suburban. Ito po yung aming family car, road trip car, Sunday car. Ito po yung sasakyan po ng mga presidente. Okay, bulletproof po yan. And then, yung sumunod ko po sa sakyan, ito yung pinaka-favorite ko. Kaso nga lang kung medyo marami siyang pinipindot, medyo high-tech po siya. Yung sumunod ko po sa sakyan, bitikleta. So, pang-exercise din, no? And then, ganyan ang property somewhere in Tagaytay and another condo po sa Manila. Lahat po yan galing ng AIM Global. Okay? Now, gusto ba malaman kung ano ginagawa? Yes! Ha? Well, direct to the point na tayo. Ang negosyo po natin, walang pinagkaiba sa negosyo ni Lucio Tan. Now, si Lucio Tan, mayaman yan. Siya may-ari ng PAL, H Brewery, Allied Bank, PNB, Air Philippines, at Ondenia, Fortune Tobacco, at marami pang iba. Now, let's consider negosyo ang Fortune Tobacco, si Garillo. May nanigirillo ba dito? Bawal ba sa ulo ko po yun? Bawal? Hindi ko alam yun. O, sabihin natin, sino first timer na lang po? First timer. First timer ka? First timer? First timer? Anong name mo, sir? Raymond. Sir, sakto. Ilamig ko pangalan mo, okay lang? Ikaw to. Ayun, no? Oh, diba? Raymond. Now, Raymond, kung sakali, ha? Okay lang? Raymond, kung nari maninigarilyo ka, saan ka bibili si Garillo? Sa? Sa tindahan, tama? Hindi ka beberedyo sa factory, tama ba? Kasi yung factory niya, sa Marikina. Imagine mo, from Olonga po, pupunta ka pa ng Marikina. Mas mahal pa yung mamasahe mo kasi ito sa? Si Garillo, tama? So, ang ginawa ni Lucio Tan, meron siyang sistema. Nag-recruit siya ng wholesalers. Kumuha din siya ng tao. At tao dyan, kapitalista, investors, may puhunan. So, track-track yun kung lumalabas from the factory by volume, hindi pa tinitingi. Now, yung wholesalers, siya na bahala magbagsak ng produkto sa middlemen. Tama ba? Middlemen, distributor, down to retailer, dyan na yung bibili si Raymond. Sabihin na isang stick po is 4 piso. Now, pag si Raymond pa bumili, kumita ba yung tindahan? Yes, kasi pag ka magtitinda, wala kang tutubuin. Tama? No, kumita ba yung distributor? Yes, kasi pinutungan na niya. Tama? Kumita ba yung middleman? Yes. Wholesaler? Yes. Si Lucio Tan kumita kaya? Yes. Tama? Tanong, pag ba si Raymond bumili, kilala siya ni Lucio Tan? Yes. Siya nagbenta? Yes. Hindi, pero kumita kaya? Yes. Maganda negosyo? Napakaganda. Ang tanong, magkano kaya kinita niya dun sa 4 piso? Now, i-assume ko na lang po, ang kinita ni Lucio Tan, 5 duling. Nahulog pa. 5, malaki ang maliit. Pag-isa, but we are over 100 million in population, of course, hindi naman lahat naninigrillo. Hindi naman lahat, yung brand niya ang binibili. Now, i-assume ko na lang na 2% ng population ang suki niya. Tama? So, 2% ng 100 million is 2 million people. Times 5 centavos, Lucio Tan is making around 100,000 pesos per 5 minutes. Bakit per 5 minutes? Gano'n pa kabilis ubusin sa sigrilyo? Matagal na yung 5 minuto, tama? Paano may problema ka, stress? Adik-adik ka pa, di ba? Parang dito. Tama? Paano na ito pa itsura mo? Now, tanong. Ilang 5 minuto meron sa isang oras? Ilan? 12. 12 lang. Ilang 5 minuto eh? 12. Times 24 hours, meron pong 288 na tigli-limang minuto sa isang araw. Tama? Pag dumire-diretso yung negosyo ni Lucio Tan, which is ganun talaga, tama? Magkano kitain niya? 288 times 100,000? That's 28.8 million pesos per day. Now, tanong, nung bumili siya ng ganyang kalaki, kilala ba yung si Raymond? Siya nagbenta? Hindi. Pero kumita kaya siya? Yes! Magandang negosyo? Napakaganda. Good news, ang negosyo ng AIM Global walang pinagkaiba kay Lucio Tan. Now, Raymond, ikaw to. Tama? Ang gagawin nyo ng Raymond sa AIM Global,
No, ikukwento mo lang sa kakilala, kamag-anak, kumari, kumari, ka-text ka tungkol itong isla. Lahat ang kakilala mo, kukwento lang natin about our products. Maganda po ito natin? Yes! Hindi ka mapapahiya. Sakto, Raymond, may kaibigan ka. Itong pangatlo. Pangalan si Lami. Lami, Lamia. Malamia. Kung sabi ng Malamia? Ay, Malamia. Parang lalambo, di ba? Parang walang gana. Yung pag kinausap mo, parang ganito, di ba? Alam po, Raymond. Hindi ko alam kung bakit sigla ko ngayon. Masigla ba pala siya nun? Paano pala kung hindi? Sabihin mo sa kanya, alam mo bro, may produkto ko makakatulong sa'yo. Ano yun? Yung C247. Hindi mo kailangan maging doktor para explain to. Importante lang, alamin mo yung produkto natin. Tama? Now, sakto inaawin to ng asawa niya. Bakit? Kasi ilang taon sila hindi magkaanak. Iba hindi magkaanak, yan ang lilembo. Di ba una requirement para magkaanak ka? Di ba? Performance? Ewan ko nabanggit ni Doc Jan kanina na ang C247, meron po yung Viagra effect. Ano yung Viagra effect? Yung po kahit na gabi na may flag ceremony pa rin. Itindihan niyo na? Yung mga patay po na ugat, yung mga kalalakihan ay nabubuhay. Now in short, ito po, ginamit niya yung produkto. Nag-transform siya. Naging Angry Bird. Sabi nila, ano yung Angry Bird? Yung bird po nag-angry. Sino po nga dun sa asawa, ano nangyari? Ayun, na-jauntis. Tapos nung buntis naman, nag-take siya ng another product natin, yung Colidus, na pangito ni Doc Jet, tama? Hindi lang maganda yun sa may cholesterol, maganda yun sa mga buntis. Kasi meron yan DHA, docosahexaenoic acid for baby's brain development. Yung naging effective na ikaw sa isang pang kaibigan, ito po si Mabel. Si Mabel, Mabel, bumubak yung bell. So meron po tayong pampatayan, yung burn products po natin. Yung ginamit niya, ano nangyari? Ayun, chumekchi. Tapos na ikwento po na isang kaibigan, ito po si Tempi. Si Tempi may imam, kili-kili. So meron tayong pampaputi, tama? Binagit ni Dr. Jod. Yung white eye, perfect white, sumama ng sabon. Nung ginamit, ano nangyari? Ayun, nanilaw. Ay, hindi, namuti. So syempre may transition yan. Eh, hindi ko masabi ito pala, presidente ng union ng mga ulikbak. Yung vice president na inggit, talong, bibili? Bibili! Oo, gagamit? O, nung gumamit, ano nangyari? Ayun, lumot na. Eh, nagsipot nila din. So, bawat bili nila, kumikitari sila. Tawag dyan, the power of earned consumer. You earn as you consume. Tama? Now, tanong, pag ito bumili, kumita ba ito? Toto? Ikaw, Raymond, kumita ka rin ba? Yes! Tanong, Raymond, pag sila bumili, kilala mo? No. Ikaw nagbenta? No. Hindi, pero kumita ka, okay lang? Yes. Anong pagkago makilusyutan? Ha? Magkaiba mo? Wale! Okay na ba lahat tayo sabay-sabay? Wale! Wale! Isa pa, wale! Wale! Mas maganda kung may action ka ito. Wale! Lahat, wale! Wale! May isang pagkakaibe. Yung produkto ni Lusutan, nakakamatay. Produkto natin, nakakabuhi. Okay? Oh. Ha? Okay, Tommy. So, hindi ako sa Prada. Paano ba ako mag-join dyan? Okay? Now, for you to benefit in AIM Global, you have to be a member first. Ganun kasimple. Kasi wala pa ako nakita ang organization na nag-benefit ng member. Meron ba? Meron? Wala. Tama? Nakita ba sa school, ganito naging scenario, graduation? Grabe, no? Cum laude yan, pero hindi yan nag-enroll. Pwede ba? Hindi. So, kailangan magpa-register? Yes. So, paano ba ako member sa AIM Global? Simple lang. Okay? Bibili ka lang ng package po namin. Ang tawag po doon is associate package. Okay? Now, syempre, dapunan po ito, meron kayo lalabas na pera. Magkano lang? Ito po, 6,980 lang. Now, sa first timers po, malaki, maliit? Malaki. Magaling po kayo. Ha? Malaki, maliit? Alam bakit malaki? Ano? Malaki, maliit? Mura, mahal. Yung iba sabi mahal. Malaki. Tama? Alam bakit mahal? Bakit malaki ito? Simple lang. Kasi wala kang pera. Tama ba? Yes! Kahit anong bagay, pag wala kang pera, mahal. Kahit galungkong, pag wala kang pera, mahal. Pero pag may pera ka, kahit Mercedes-Benz, nagiging mura. Napapayag ka ba na dadaan ka sa mundong ito na lahat ng bagay, pati gulunggong, mahal? Tama? Yes! So sa akin po, gawin mo lang ito ng paraan. Kasi pag gusto may paraan. Pag ayaw maraming dahilan. Tama? Yes! Now,
Ang maganda po sa atin, sa associate package natin, meron po yung kapalit. Of course, meron kang produkto. Yes. No, may mga packages po tayo. Ikaw na bahalang mamili kung anong babagay sa'yo. So, since may produkto ka, pwede mong ibenta. Okay? So, ang value, pinakamababang value niya is around 8,620 worth of products. So, pwede mo ibenta. Kung pagbinenta mo, bawin mo na yung nilabas mo. Tama? Pero huwag mo ibenta lahat. No? Gamitin mo yung produkto rin natin para may experience mo kasi mas madali po magkwento. Okay? Ano pa? Meron kang up to 50% lifetime discount na po sa susunod pong bibili na produkto natin. Kung ikaw magiging user lang din naman, might as well magpa-member ka na lang kasi mas makakatibig ka in the long run. Tama ba? Ano pa? Meron kang 100,000 pesos. Sino gusto ng 100,000 pesos? Taas ang kamay. Sige na. Mga first timer. Ayun, ikaw na una, no? Oo. Personal accident insurance. So, dapat mamatay ka muna para maklaim. Yan. Kasi taas ang taas ang kamay. Sabi ng iba, ay ayoko niya kasi mamamatay ako. Well, dahil wala ka sa in global, mamamatay ka pa rin. At least ito, protected ka. Tama ba? Yes. Now, kung sakali man na-accidente ka, hindi ka naman napuruhan, hindi ka patay, okay lang yun, meron ka naman 5,000 medical reimbursement. Tama? Tapos may burial assistance din yan. So, sa akin po, ito ay natin mangyari yan, pero at least may protection po tayo. Okay ba yun? Yes. Ano pa kasama? Meron ka pa ang scholarship program, halaga ba edukasyon? Yes. Oh, so nakatayo po tayo sa mga around 500 schools all over the Philippines. So binigay po is discount. So paano po mechanism yan? Simple lang, kunyari tuition fees, 30,000%. No, usually lang binibigay is discount is around 50%. Okay? So discount is 50%. Ang natipid po dito, 15,000. Person. Bakit person? Hanggang makatapos yung estudyante. Hindi kailangan ikaw pala mag-aral. Pwede mo na ipamigay. Okay? So kung 2-year course po yun, at tri-sem yung school na pinili ng estudyante, that's 6 sems times 15,000 at total natipid mo, 90,000. Okay po ba yun? So ang galing ito, doon na sa package mong 6,980. Maganda po ba ito? Yes. Plus, meron ko pang, ayan, sa negosyo naman, Distributors Tracking Center or DTC. So para ma-monitor mo yung negosyo mo. Okay, ang ating pong website is alliancemotion.com. Narin this website, may sarili kang web page. Para po itong Facebook, may username ka, may password ka. Okay, dito mo ma-access lahat ng points commission na papasok sa grupo mo at pwede mo dito mo ka nag-encash din. Okay po ba yan? Yes. Okay. Yeah, basta meron pong internet, anywhere, anytime, meron kang 24/7 real-time monitoring. Okay, ano pa? Okay, ATM endorsement letter. Ang ating pong commission is daily payout, meaning arawan. Okay, so kung may commission ka ngayon, i-click mo lang sa webpage mo, sa DTC mo, ipaprocess ng office, bukas mawi-withdraw mo na siya, kahit linggo, araw-araw. Maganda po ba yun? Yes. And everything about sa business, kasama na siya sa kit. Okay? So lahat na nabanggit ko, is your global business for 6,980, and the potential earnings mo is 20,000 pesos per day. Pwede na po ba? Yes! Now, first timers, pwede na po ba? 20,000 a day? Pag nalilitan kayo, pwede na? Pwede. Now, ang negosyo natin, dalawa. Pwede ka mag-retail, pwede ka mag-wholesale. Retail part, pwede ka magbenta-benta kung gusto mo. Kung magaling magbenta, push-mente. Pero kung hindi, okay lang yun. Okay? Do this nga lang, 20% of your time. Kasi nakakapagod po ang benta-benta. Tama? Kung baga po sa pangingisda, ang retailing, para kang nangawil. Paisa-isa nga lang. Tama po ba? Tama? Na para marami kang gulay, ano dapat gamitin mo pag ikaw ng isda? Marami ka ng lambat. Sa English, net. Tama? So, sa negosyo natin, may natawag na wholesale part. Ano yung wholesale part? Ito yung networking. You invite people, you sponsor people, you recruit people, para kung nagustuhan po nila yung negosyo natin, magpapamember yan, bibili ng produkto, ikaw po sa mga kaibigan. Pero bawat bili ng mga tao na yun, may commission ka din doon. Maganda ba yun? Yes. Yes. Kaya di ka nagbenta. Okay? Now, we're using the binary program. Binary means, dalawa lang para makapag-start ka. Sino po dito first timer, babae naman? Badari, ano dito? Siya? Anong, sino first timer? Hindi? Anong name mo, ma'am? Teresa. Ma'am, okay lang hiramin ko po pangalan mo. Hiramin ko po pangalan nyo. Balik ako mamaya. Ma'am Teresa, ikaw ito, ha? Yeah. Okay. Now, pa ikaw na-join, i-encode ka ngayon ng sponsor mo. Sino nga po na-sponsor nyo? Kung sino po nag-invite sa inyo, siya ang sponsor nyo.
Okay? So sa DTC mo, nakikita mo po doon, meron kang left sales group and right sales group. Para tumakbo po ito, kailangan mo ito lagyan ng tao. Okay? Hindi mo pwede nakatenga yan. Now, Teresa, may kaibigan ka. Sakto, ito po, si Hayden at si Katrina. Kilala mo yan? Napanood mo? Now, pag sila nag-join din, bumili ng package na associate package, no? Tatanggap ka na direct referral bonus of 500 pesos. So pag yan nag-join, meron ka 500. Okay? 1,000 pesos na yun. Now, hindi mo nakikitaan yun. Ang nakikitaan, yung tinatawag nating matching sales or pairing bonus. Ano yung pairing na yan? Pag yung sales mo sa left nag-match sa right, nag-pair. Para kung sapatos, meron ka sa left, meron ka sa right. Tama? Pag yung nag-pares, meron kang 1,000. Tama? Now, tanong, Teresa, pwede bang i-pair mo si Heidi kay Katrina? Yes, kasi si Heidi nasa left, si Katrina nasa right. Nag-pair sila, masaya sila. Masaya din tayo kasi napanood natin sila. Pero mas masaya si Teresa kasi meron siyang additional 1,000. Total kinita ni Teresa magkano? 2,000. Pwede na po ba, Teresa? Pwede na, tama? Natanong, yung ginawa mo ba, pwede rin gawin ni Heidi? Yes, nilalala rin ba ito? Yes, pati mas maraming kakilala ito kaya sa'yo. Pwede mas masipag ito kaya sa'yo. Tama? No, sakto hai, si Heidi, may kakilala rin. Sino? Si Chito, tsaka si Neri. Kilala rin ito? O, dahil siya na nag-invite dito, yung direct referral bonus of tig 500 sa kanya naman pupunta, hindi na kay Teresa. Plus, nag-pair dito, left-right din niya ito, kumita na siya ng 1,000. Total kinita niya, magkano? 2,000 din, parehas din sa'yo. Is it fair? Yes, so hindi siya una-unahan. Tama? Now, kumita ka ba ngayon dito, Teresa? Hindi, kasi lahat ito na sa kaliwa. Para kumita ka, dapat may pamaris ka sa kanan. Tama? Natanong Teresa, ilan ba kilala mo? Dalawa, marami. Marami. Eventually ba, marimig na networking o englobal? Yes! Actually, kahit ayaw mag-join, kasi hindi natin nakilala yung ID nila. Yung mag-join dyan. Tama? Now, kung may sasalan nyo naman para sa kanila, kaya sila gusto sumama? Sa'yo o sa ibang tao? Siyempre sa'yo na. Kaya ngayon pa lang, simulan mo na kasi baka maunahan ka pa. Now, sakto Teresa, may kakilala ko pa isa. Sino? Si Wally. Ay, wala ko sinabi nyo. Oh, Wally lang, ha? Tama ka? Now, ang maganda sa binary kasi, tama? Ang maganda sa binary kasi, in excess of 2, wala ka ng choice, ibababa mo na siya. Dalawa lang nakadikit sa'yo. In excess of that, pwede mo siya ibaba. Ang tawag yung spin over. Tama? Now, saan mo siya ilalagay? Siyempre doon sa konting tao. Correct? Now, wala na wala naman sa'yo kasi yung 500 mong direct referral bonus, sa'yo pa rin mapupunta. Pero natulungan mo si Katrina kasi talaga mo siyang tao sa kanan, kailangan na lang ito, yung kaliwa niya. Sino yun? Sabi natin si Yosh. Tama? Tapos nag-pair din yun, left-right nito, kumita na siya ng 1,000 plus 500, 515. Tama? Pero this time, Teresa, pwede ba i-pair si Neri kay Yosh? Okay. Yes, kasi left and right to eh. Pwede ba i-pair si Chito kay Wally? Yes ulit. Tama? Magkano yan? Another 2,000. Kilala mo ba sila? Okay. Hindi na. Ikaw ba nag-invite? Hindi na. Nag-effort ko ba? Hindi na. Pero kumita ka kailang? Yes. Tanong, kailangan mapantay? No. What ibang senaryo? Wala kuha kay Yosh, hindi si Katrina. Kundi si Wally. So meaning, ito pababa, yun, pababa, ito pahalang. Pero tanong, pwede ba i-pair si Chito kay Yosh? Yes. Yes pa rin. Bakit? Kasi si Chito nasa left, si Yosh nasa right pa rin. Tama? May 1,000 ka ulit doon. Pwede ba i-pair si Neri kay Wally? Yes ulit. Left-right siya eh. Meaning, it doesn't matter kung anong position, importante lang meron ka sa left, meron ka sa right, pero meron kang 1,000. Intindihan? Kung ito mga tao ba mag-invite ulit? Yes. Mapitigilan mo ba sila? No. In short, lahat na papasok sa'yo under your organization, wala kang choice kung ikikita ka ng 1,000, 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 or in one month, that's 520,000 pesos. Pwede na po? Pwede naman. Tama? Now, ang 520, no? Karamihan dyan, ang laki. Tama? Pag mga first timer, pag nakikita ko, ay 520, ang laki naman yan, hindi totoo. Tama ba? Bakit? Kasi hindi ka lang sanay. Sanay ka na siguro sa 10,000, 15,000, 20,000, panakakahawa ka na ng 30. Ay, grabe, 30,000, dami pera. Pero malita talaga yun. Tama ba?
No? Pero pag si Henry si Kaya, ano ka natin yung negosyo? Si Henry si siya may-ari ng SM. Patingin niyo kakagad din niya to? Hindi. Malamang hindi. Bakit? Kasi maliit to sa kanya. Bakit tayo natula pa isang araw eh? Tama ba? So imagine mo sa inyo, sa bago, ang tingin dito, malaki. Pero kay Henry, maliit. It's a matter of perception. So ibig mo sabihin pala, pag maliit, pag malaki, pag maliit, di totoo? Pag malaki, di totoo? Pag maliit, totoo? Ganun ba yun? Ha? Hindi ka na? Sanay. Kung ikaw, kita, ano gusto mo? Malaki, maliit? Sanay ka lang siguro sa maliit. Kailangan mo na malaki. O, kung ikaw, kikita, ano gusto mo? Malaki, maliit? Malaki. Malaki, tama? Pabagay, mabilis. Mabilis. Sa trabaho, malaki, maliit. Sa trabaho, malaki, maliit. Maliit. Mabagal na bilis. Mabagal. Yung iyo, malaki na liit. Ha? Bakit? Tama? Okay. Now, gano'n ako simple. Tatanong lang. Okay, what did Jokey ang kaliwa ko, group na kuha ko dito, halimaw. Tama? Yung kanan naman, eh, alam mo yun? Tashir, galing bahol. So, hindi ito nag-prepare. Now, paano kikita dyan? Well, you see, the points is the marketing, lahat ng products made points. So meaning yung package po natin, associate package, is 750 points. Kamali lang po dito. Okay? So meaning, ano mali ito? Hindi yan. Ayan, 750 points. Okay? So, paano kung nangyari kung meron kang abang ito na dalawang associate package, that's 1,500 points. May nag-join dito, ang makikita ng company dyan, actually yung points mo. Okay? Hindi titignan yung taong nag-join. Okay? So, ang mangyari dyan, pag nakita ng company, meron kang AP match or associate package match, babayaran ka ng company ng 1,000. Tapos ito, magiging 750 points na lang. Okay? May natira ka pa. Now, tanong lang, what if totally wala na recruit? Ito mga tao po ito, pwede nagre-recruit, bibili ng produkto? Yes! Tama? Yung products din, may kanya-kanyang points. Pag yung total ng 750 points, nakita ng company na meron kang sa kabila na 750, that's product match. Babayaran ko ulit ng company ng 1,000 pesos. So yung tao, pinag pa sa tao, tao sa products, and products sa products. Plapong nyo naman. Okay? So, tapos na po ako. Gaya lang po kasimple ang marketing plan ng AIM Global. Now, sa akin, isa po sa nag-benefit po dito. Isa lang po sa nag-benefit and libo-libo na po ang naging milyonaryo dito sa Englobal because of this system. Now, maganda dito, isa po sa magpapatotoo, ha? Isa po sa magpapatotoo po dito, eh, isa po sa haligi po ng Englobal. No? Malita lang po ako, idolo ko na po ito. Okay? Tinitingala ko na po ito. Okay? Siya po ang top 10 ng Englobal. Circle, isa po sa pinakamagaling na speaker, isa po sa kaibigan ko sa A-Global, founder ng Team Upline, okay? And one of the members, or one of the masters of the masterminds. Okay? Okay lang po ba? Tayo-tayo lahat? Tayo-tayo lahat?